はい。Hello guys, welcome back to my channel. Yun, nakalimutan ko yung vlog. Nagpunta kasi ako sa ano kanina, sa LBC. Tsaka ko lang naisip na dapat pala ginawan ko rin ang video yun. Nagpadala kasi ako ng mga stickers from dito sa akin, pinadala ko ng Palawan. Yun, yung ano, yung mga stickers namin na dun sa group namin sa Facebook. Tapos ngayon may ano, may kamit up ako na isang breeder ng tawag dun? Isang breeder ng guppy. Meron akong kinuha sa kanya na mga albino full red. Ayun, binigay niya sa akin ng reseller's price. So, reseller, ibebenta ko rin yung mga makukuha ko. Kung may matira sa akin na, you know, siguro i-breed ko. Pero kung may bibili, ibebenta ko pa rin sila. So, ayun, pakita ko sa inyo mamaya. Hinihintay ko lang dito sa parking ng pambansang meet-up place. Hindi ko makita, si Jollibee. So, ayun, nag-PM na siya sa akin na papunta na siya. So, ayun guys, mamaya na ulit. So yun guys, nakuha ko na yung mga in-order ko na albino full red. Ito yung mga males. Tapos ito. Bali 8 pieces to, tatlong female, ay tatlong male. Tsaka ay limang female yun. Bali lahat yun for sale. Ipo-post ko na lang. Pero may mga orders na kasi to, kaya kukunin na rin to agad. Paunahan na lang kayo guys kung sino yung makakuha. Tapos ayun, hindi ko na pinakita ko sa inyo yung breeder kasi confidential daw, pati kung magkano ko kinuha yung isda, confidential din kasi. And so ayun na nga guys, andito na tayo sa bahay. Dito ko muna sila ilalagay yung mga albino full red ko na bago. So ayun guys, ito na yung mga males na albino full red. Oh, may extra ng HB blue. Tinago ko yan para sa akin eh. Kasi ito yan, and yung mga tatlong peraso ito na albino full red na males. Yan, ang gaganda. Tapos ito, yung mga female. Medyo maliliit siya, pero okay na rin to. Mga juvenile to eh. Mas malaki ng konti yung males, pero lalaki rin naman tong female na to. Parang ayoko na ibenta. So ayun guys, medyo nagdadalawang isip ako kung ibebenta ko tong mga to. Kasi quality talaga siya. Parang gusto ko i-breed, kaso yari tayo kay Mrs. So ayun guys, nandito na ngayon yung ano, dito ko nilagay yung mga bago kong AFR. Bukas, naka-reserve na kasi to. Ayun kasi, gusto ko lang din i-share sa inyo kasi kagaya niyan, yung ginagawa ko kasi, isang way yon para kumita ako ng pera sa pag-aalaga ng isda. Wala kasi akong mga ganong strains, pero may mga naghahanap kasi sa akin ng ganong strains. So ang ginagawa ko, naghahanap ako sa ibang breeders din ng mga kakilala ko, yung mga connections ko rin. Tapos kumukuha ako sa kanila ng mga resellers price na ganon. So yung price nila sa akin mas mababa, pero marami kasi ako kung kumuha. So yun, bibigyan nila ng mga mababa ng konti dun sa suggested price, retail price talaga nila. Tapos nire-resell ko rin yun na ang kaparehas ng presyo nila. So walang magiging issue sa mga pricing. Ang mangyayari lang doon, ibibigay nila sa akin yung, yun nga, yung isda na maramihan. Wholesale yun kung tawagin. Tapos yun, inaasahan ko bukas pag pinost ko to or may mga naghahanap sa akin, kukunin na rin to bukas. So hindi rin magtatagal, mawawala rin sa akin itong mga isda na to. Hindi ko siya i-breed kasi binili ko talaga siya para i-resell. Yun din ang sinasabi ko doon sa mga breeder na kailangan ko na isda para i-benta rin. Kasi marami naghahanap na hindi ko rin ma-providean kasi nga kulang ako sa stocks. So yun, tulungan lang tayo yung mga tropa natin dyan ng mga breeders. Yun lang, tulong-tulong lang tayo para mabigyan natin, ma-provide natin lahat ng mga nakakailangan na isda. Then na yun guys, kung maalala nyo, nung pumunta ako doon sa fish room ni JR, may nakita tayo doon mga flower horns na ano, sama-sama siya na community doon sa isang 50 gallon tank niya. Ayun, nainggit kasi ako doon sa ano, sa setup niya na yun. So gagawin ko yun, itatry ko yun dito siguro. Kaso meron kasi ako dito mga 20 gallons lang, so siguro dito ko itry. Maglagay ako dyan ng isang siguro mga 10 pieces na grow out na flowers. Tignan natin kung anong mangyari. Yun, hindi ko rin alam kung anong mangyari kasi medyo malalaki na yung grow out ko. So possible mag-away-away yun, pero hindi ko rin alam. So tatry na lang natin yun. Sundan nyo na lang, papakita ko sa inyo mamaya yung gagawin ko pag sasama-samahin ko sila. Tapos ayun, malaman natin kung anong mangyayari.
So ayun guys, kung makikita nyo, medyo mababait pa sila ngayon. Pero hindi ko alam, kasi ayun o, kagaya nun may humahabol na. Sana maging mabait sila overnight, kasi first time ko lang ginawa to na ganito kalalaki na magko-community. Hindi ko talaga sure kung anong mangyayari dito, kung anong kalalabasan nito bukas ng umaga. Pero sige, hayaan natin, baka mag-okay naman sila. O nga pala guys, sabihin ko lang, mga females tong mga growouts ko na to. Kasi marami ako extra female, mga egg layers to. So yan, good luck sa kanila, iwan ko sila overnight ng ganyan. Sana maging okay sila. Ang dami ko kasing female, tapos di ko na alam kung saan sila ilalagay. Tapos yan, itry lang natin dyan. Kung mag-okay sila, sana mag-okay. Update ko rin kayo guys, ito nga pala si Raffle, tsaka ito na si Jonel. Medyo drop cock siya kasi nalungkot siya doon sa 10 gallons, kaya nilipat ko siya sa 20 gallons. Ayan, kung makikita nyo, medyo flat yung cock niya. Tapos ito si Raffle, binibenta ko na yan. Tapos ito yung mga ano ko, yung mga flower horn fries ko na na-breed ko. Ito na yung update. Gagawa ko ng ibang update ng video para dito sa mga to. Ayan, kung makikita nyo, medyo malilikot na rin sila. Then nandito sa baba yung breeder natin na Shen Tzu. Ano to, kinukondisyon ko na to para i-breed ulit kasi 2 weeks o 1 week from now pwede ko nang i-ano, i-breed. Tapos ito yung isa kong female na white eye. Tapos ito yung female ko na naka-breed nun. So ito, try ko na sila ulit. Then ayun guys, kung maalala nyo yung mga flower horn fries ko dati, yung huling kinuha ko kay Arman, ito na sila ngayon, mga growouts na sila. Wala na akong fry dito, puro growouts na. So yun, ninintay ko lang silang gumanda, ginugroom sila. Ito, binuksan ko yung ilaw para mas makita nyo yung mga fry na na-breed ko. Medyo lumalaki na sila, tapos maliliksi na sila. Kaso medyo kumonti na to, siguro nabawasan pa to ng mga 30% pa nung population nila noon. Kasi di ko rin sure kung bakit ganon, may mga namamatay pa unti-unti. Pero yan, marami pa rin naman nakasurvive. So yun, sana mapalaki sila na maganda. So ayun guys, i-update ko lang kayo doon sa nangyari kagabi, yung iniwan ko. 'Di ba, iniwan ko yung mga flower horn growers ko na pinagsama-sama ko sila, ginawa ko silang community. Ano kasi, pagising ko kasi hindi sila nag-success. Kasi yun nga, lumaki na sila na magkakaiwalay. Ngayon, pinagsama-sama ko na sila. Hindi na sila okay. So ang nangyari, nagbanatan sila. Ayun, medyo may mga konting damage, pero minimal lang naman. Pero ngayon, pinaghiwalay-hiwalay ko na rin. So, ayun, ang lesson lang natin doon, pag lumaki na sila na magkakahiwalay, huwag mo na silang pagsamahin kasi talagang very aggressive sila. Ang hirap na magkakasundo sila doon kasi mga 9 yata, 9 pieces or 10 pieces yung pinagsama-sama ko. Pero, yun nga, hindi ako naging successful doon. So, pinaghiwalay-hiwalay ko na lang din sila. Tapos, yun, so, kung sakaling magkaroon ako ng mga fry ulit, subukan natin na from maliliit na fry, palaki natin sila ng ganun. Pero, dati kasi yung may mga fry ako na hinayaan ko lang din na ganun. Wala eh, nagiging aggressive pa rin sila pag lumalaki talaga. So yung ginawa ni JR na community ng mga flower horns na yun, hindi ko alam. Siguro dahil di sa tank size niya, kasi ang tank size niya 50 gallons. Eh wala kasi akong 50 gallons dito, kaya hindi ko rin masubukan. Siguro soon, pag nagkaroon ako ng 50 gallons, try natin ulit. I-share ko lang din sa inyo yung, 'di ba, ito yung mga ginawa kong may nagtanong kasi sa akin itong ginawa kong mga grow out container na to. Ano 'yan eh, ang purpose kasi niyan, yung guppy kasi pag nag-groom ako ng guppy,
pinaghiwalay-hiwalay ko lahat, yung male, yung female. Tapos syempre kailangan mo na maraming space. Eh ang gapi kasi maliit naman. So kada isang ganito, ano to eh, 7 liters to. Kasya na yung isa dyan na okay na sila, lalaki na sila na okay. So yun, hindi ko naman sinasuggest na gawin nyo yun. Kasi, pero yun kasi yung paraan ko na pag-room ng gapi. So magstay sila dito ng mga 1 month. Tapos pakita ko sa inyo kung ano yung ano. Kasi ngayon medyo maliliit pa yung mga gapis ko na nilagay dito na ginagroom. 1 month pakita ko sa inyo, i-update ko sa inyo kung ano na itsura ng mga laman dito. Kasi mayroon ng iba dyan, medyo lumalaki na yung katawan nila. So medyo gumaganda na sila. Kasi nilagay ko sila dyan, medyo malaki-laki na rin ng konti. Pero hindi ko kasi ano, wala kang dalang tank na maliit eh. So pakita ko na lang sa inyo next month. Update ko kayo, kaya ipaalala nyo sa akin kung anong updates na dito sa mga growouts ko ng copy. Yun, may mga ano ako dito eh, pura HB Blue yan. Karamihan dyan, pura HB Blue. Tapos yun. Yun lang naman, ganun lang naman ako mag-groom ng gapi. Wala namang special na kahit ano. Pag nakita ko lang na madumi siya, ginagawa ko lang pag madumi to. Ano lang, diretso lang yan, ano, water change kasi 'di ba may hose naman ako diyan. Palitan ko lang yung tubig para hindi siya masyadong green. Tapos noon, yun yung feeding niya, dalawang beses lang naman sa umaga tsaka sa gabi. Yun, wala namang special na ginagawa sa pag-group ng gapi. Basta magkakahiwalay lang sila, gaganda yun. Tsaka, dapat maganda rin yung line nyo. So, kung maganda yung line nyo, sigurado yun. Basta palakihin nyo lang sila na maayos. Magiging maayos at magiging maganda ang mga gapis nyo. So, yun guys. Taposin ko na ang video na to. Medyo parang uulan kasi. Kanina pa kumukulog. Tapos yun, sa mga hindi pa na-subscribe, click nyo lang subscribe button tsaka yung notification bell para ma-notified kayo pag nag-upload ako ng mga bago kong videos. Then na yun guys, bago ko tapusin ang video na ito, ito na mga shoutouts. Shoutout kay Esibek Ulibek, kay Attorney Darwin Reguillo, shoutout sa'yo. Shoutout sa girlfriend ni si Jeno na si Geraldine yun. Sana daw payagan mo pa siyang bumili na mas marami pang isda. Kayo talaga mga loko-loko kayo. Shoutout to Kickstart One from UK. Kay Roger Clemente ng Boracay, yun, shoutout sa'yo ulit. At kay Mark Joseph na first comment nung nakaraang video ko, yun, shoutout sa'yo, Mark Joseph. Maraming salamat kay Sir Eric tsaka kay Sir Erwin Belardo sa pagbili ng flower horn fry at mga guppies. Sir Mark Byrne, maraming salamat sa'yo sa pagbili ng flower horn. And kay Sir Mark tsaka sa anak niya, maraming salamat sa pag-avail ng mga guppies. Then ayun guys, sa mga hindi pa kasali sa group ko, meron akong Facebook group, ang pangalan niya ay Fishkeepers PH. Lahat welcome sumali doon, i-search nyo lang Fishkeepers PH. Tapos ayun, maraming salamat sa panonood, tapos nga ng video na to. Peace out!